guys, kumusta? Welcome to my channel, Chris the Explorer. So today, ituturo ko kayo sa home gym ko. Ito siya. Bali shed room siya. Tapos nirenovate ko lang, ginawa kong home gym. So samahan niyo ako, tara. Bali, ito yung labas ng shed room ko, guys. Maliit lang siya, kailangan na rin pinturahan. Tapos ito yung itsura ng ceiling niya, dati yung hindi ko pa naaayos. Tapos ayan, nilagyan ko ng insulation para hindi ganun kalamig sa winter. Tapos ito yung itsura ng walls niya dati nung hindi ko pa naaayos. May mga sira na siya, ni-repair ko lang. Tapos yung flooring niya na carpet. So ito na yung ceiling niya ngayon. Insulated na siya, tapos popcorn finish. Ayan. Amazing! Tapos yung walls niya, ayan, pinunturahan ko lang ng puti, tapos nilagyan ko ng mga salamin. Wow! Ayan. Tapos ayan na yung flooring niya ngayon, dati naka-carpet siya. Ngayon, naka-foam interlocking protect mat. Ayan, meron din siyang heater. Dito sa side na to, tsaka doon. May heater din siya doon. Kaya kahit winter, okay lang. Makapag-exercise pa rin ako. Mahinit pa rin dito kahit papano. Bali, ang size ng shed room na to, guys, is 11 feet by 13 feet. Maliit lang talaga siya. Kaya kung ano lang yung kailangan kong gamit, yun lang yung binili ko. So, meron ako ditong treadmill. Ayan. Nabili ko siya sa Canadian Tire ng $700 nung naka-sale siya. Pagkatapos ko siyang gamitin, pinofold ko na siya. Para hindi masikip dito, tapos nagagamit ko rin yung space dito. Ayan. Okay? So meron din ako din tong punching bag. Ayan. Okay din siya pang cardio. Bali, nabili ko siya ng $170. Tapos yung boxing gloves niya is 30 bucks. Yeah. Meron din ako ditong abdominal crunch board. Nabili ko siya ng $180. Okay na okay siya para sa abdominal exercise. Meron din ako ditong adjustable bench press. Pwede siyang flat, incline, and decline. Ang price niya is nasa $450 plus taxes. Meron din akong dip station. Ayan. Okay na okay siya para sa lower chest. Tapos ito yung mga dumbbells ko, guys. Ayan. Meron akong 15 pounds na pares, 20 pounds, 35 pounds, 30 pounds, 35 pounds, 40 pounds, and 50 pounds yung pinakamabigat ko. Bali, ang price niya per pounds is $250. So kayo na lang mag-calculate kung magkano. Siyempre meron din akong kettlebell na 20 pounds, tapos 35 pounds. Presyo niya ganun din, $250 per pound. Ginagawa mo! Ang hirap! Ang hirap! Ito rin ang hirap!
umpisa, mahirap yun eh. Huwag tayong tanga doon. Ito na lang. Ayos! Tapos, meron din akong ab roller. Ayan. Ang price niya is nasa 20 bucks lang yata. Tumura lang to. Pagod na ako, mag-like and subscribe kayo ha. Tiyanok lang. Tapos itong mga salamin, ayan, ito pa, tapos ito, nabili ko lang siya sa Facebook Marketplace ng $80. Tapos yan, may speaker din ako dito, nasa 100 bucks lang yata itong speaker na to. Malakas din siya. So meron ako dito, Harbinger nylon weightlifting belt, nabili ko siya ng $20. Tapos meron din ako dito, Harbinger Pro Wrist Wrap Club 16. Nabili ko siya ng $30 plus taxes. Tapos ito yung bago kong bench press. And adjustable din siya. Pwede siyang flat, incline, and decline. And lastly, meron ako ditong cable machine. Isa sa pinaka-paborito kong gamit dito. Kasi ang daming exercise na pwedeng gawin. Yung weight niya, adjustable each side. From 10 pounds to 150 pounds. Ayan. Then, isa-isahin natin yung mga attachments niya. Tara. So, meron ako dito ang rotating straight bar. Ayan, rotating siya. $35 sa Amazon. V-handle. Ayan, V-handle. $25 sa Amazon. Double D handle. $25 sa Amazon. Tapos ito. Itong single handle ko, ano eh. Kasama na to dito sa cable machine. And si dalawang single handle. Itong rope, kasama na rin ito dito sa cable machine. At itong curl bar. Kasama na rin siya dito sa cable machine nung binili ko. Saka pala yung bench press. Yung Inspire na bench press. Kasama rin yun sa cable machine na ito, Inspire nung binili ko. So, ayun. Hindi ko siya binili ng isang bilihan lang. Bali, almost 3 years bago ko siya nabuo ng ganito. And okay pong magkaroon ng home gym? Para sa akin, okay na okay. Lalo na kung mahilig ka mag-gym. Kung health conscious ka. And pag may home gym ka, hindi mo na kailangan magbayad ng monthly sa mga gym, di ba? Okay na okay din to, lalo na ngayong winter. Kasi nakakatamad lumabas ng bahay. At least pag may home gym ka, sa bahay ka na lang. Okay? Pricey siya, oo. Pero, okay siyang investment para sa health mo. Magagamit mo na siya pang matagalan. Hindi naman magsisira basta-basta, depende sa gamit mo. And, nag-i-invest ka nga ng, sa ibang bagay. Bakit sa health mo? Hindi, di ba?
So, ayun, sana may nakuha kayong idea sa home gym ko. Kung may plano mo kayong gumawa ng home gym nyo, go lang. Kung anong nasa puso mo, sundin mo. So, ayun, guys, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Kung may suggestion kayo or tanong, comment, please comment below lang. Please pala yung subscribe naman dyan. Until next time, thank you.